Anong kaibahan ng itlog na brown sa itlog na puti? Kulay lang. So, saan mo naman natutunan yan? Ba't piling mo ang galing-galing mo? Hello! Siyempre, gin-google mo rin yan, no? Kakanood rin yan ang YouTube ng mga iba't ibang mga healthy blogger. Ganun! Hello, guys! So, nasa Carrefour kami. Grocery haul number 2. Good evening! So, Thursday ngayon, mag-grocery kami ng mga pang-meal prep at saka mga kakainin for next week. See you! Channel John and Lisa, and for today's video, papakita namin sa inyo kung ano yung mga napamili namin sa grocery. I know guys, alam ko iniisip nyo, last time na grocery haul na kami, pero naaalala ko, hindi namin pinakita kung ano yung mga pinabili namin. I think, flinash lang sa camera kung ano yung mga nabili namin sa grocery, pero ngayon, ipapakita namin sa inyo isa-isa kung ano yung mga staples namin dito sa bahay. So, simulan natin guys sa 70% ng kinakain namin, gulay. So, let's start. Guys, ito, greens, watercress, pang-salad, mixed lettuce, and baby spinach. So, baby spinach sa smoothie, panglagay sa salad, pang-omelette, lahat-lahat na. So, greens. Meron tayong greens. And then, itong iceberg lettuce. Nakaka-refreshing siya guys. Crunchy. So, yan. Lettuce. Then, spring onions. Usually, pang dagdag lasa sa salad. Spring onions. And then, cucumber para sa crunch. Then, red radish. So, usually, nilalagyan din namin siya, guys, ng cherry tomatoes. Hindi lang namin naisama dito ngayon sa display. Pero, lagi yan. May cherry tomatoes nandun sa fridge. Hindi pa kasi ubos, kaya hindi kami bumili. So, then, next, guys, nilalagyan din namin siya ng coriander, fresh herbs, then what else? Celery, then yon. So, yun yung mga pang-salad namin. And then, guys, itong bell pepper and then itong mushroom, yan. Ano yan? Gisa. So, ginigisa namin to, tandem to lagi. So, masarap siya guys, ihalo rin siya sa salad. So, para yung salad mo, hindi lang puro lettuce, hindi lang basta pepino. So, meron siyang variety. So, mushroom and then bell pepper. Then next guys, zucchini. Etong zucchini guys, napanood ko to sa YouTube. Yung mga recipes na ginagawa dito na pwede siyang substitute for pasta. Meron kami yung parang spiralizer, para siyang sharpener, guys. Papakita namin yun pag gumawa na kami ng meal prep on the next video yon, papakita namin. So, ito, zucchini and then protein pasta. Yan, tandem yan. So, kasi kung puro pasta ang kakainin mo, guys, alam nyo naman na ang pasta is so high in calories and high in carbs. Pero itong pasta na nakita ko, so Atkins ang tatak niya, low carb, then high protein. So, 70% less carbs. So, proven na siya. Ilang beses na namin to kinain. And then, hindi naman kami nakadagdag ng weight. So, para lang mabusog kami at mas mukhang mas marami yung kinakain namin, dinadagdagan namin siya ng zucchini. Then, what else? So, pasta, then pumpkin. Pumpkin, sinasama rin namin yun sa mushroom na may bell pepper para dagdag carbs din siya. And guys, pumpkin, sobrang masustansya. Low glycemic index. Low glycemic index, ibig sabihin hindi nakakapagpa-spike ng blood sugar. So, hindi siya agad magko-convert sa fat. Slow digesting, ano siya, complex carbohydrate. Basta, google nyo na lang, guys. Kesa yung mga hugot ang ginugugle nyo, i-google nyo kung paano yung mga makakabuti sa inyo. Ganon. Okay, balik tayo dito. So, tapos, ayan.
quinoa. So, quinoa, high protein, high carb. Mas prefer ko to kaysa sa rice. Kasi pag rice, carbs lang yun. Ito, may protein content siya. Mataas ang protein content niya. So, it's like hitting two birds in one stone. So, okay na kayo dito, guys. Excellent choice na yan. Smart choice. Then, let's go to proteins. So, protein, guys. Meron kaming Greek yogurt. Greek yogurt, pamalit sa mayonnaise para konti sa fat. So, high in protein siya. Just be careful, guys, on choosing your yogurt. It should be like low sugar. Because sinasabi nila, diet ako, mag-yogurt lang ako sa umaga. Oo nga, yogurt ka nga sa umaga, pero 16 grams naman ng sugar. Hindi natin kailangan ng 16 grams ng sugar sa umaga lang. So, parang yun na yung kinakailangan mong sugar sa buong araw. So, iwas tayo, guys, sa yogurt na mataas ang sugar. Next, guys, protein is tuna. Marami kaming ganitong tuna, guys. Itong tuna na to, savior to. Mura na, mataas pa sa protein. Mababa pa sa calorie. Sorry. So, yan, guys. Tuna. So, isang ganito, nilalagay ko sometimes sa salad. Ginagawa kong tuna patty. So, staple to, guys. Di yan makawalan sa pantry. So, next, tofu. So, kung ayaw mo naman lagi kang karne, ayaw mo naman ng lagi kang ano, syempre gusto mo rin mag-vegetarian, ganon. Diba? Meatless Monday, ganyan. Nauso yung mga Meatless Monday. So, meron tayong tofu. Ini-scrambled tofu ko yan. Papakita namin sa inyo next vlog yung mga recipes namin na laging kinakain. And then, egg. Syempre, yung pinaka-affordable na protein. Bumili kami last time ng salmon. Ito, salmon slices. Inaano lang namin siya, guys. Nilalagay lang namin siya sa oven. Ganun lang yung pagluto namin. Di namin nilalagyan ng oil. Konting seasoning lang, salt and pepper, blah, blah, blah. Yun na. Tapos, itong chicken breast. Chicken breast, lean chicken breast. Wala akong pakialam kung fresh o frozen. Parehas lang yung chicken breast. As long as hindi siya... wala siyang chemical. Then, lemons. Yes. Lemons, guys. Itong lemon na to, sa umaga, napaka-effective niya. Good digestion talaga. Hindi lang sa nauso siya, pero proven talaga siya. Proven na talagang nakakapagpa-jarbox sa umaga. Excuse lang ha. Pero talagang effective. So, lukewarm water, half ng lemon, squeeze nyo lang, walang laman ng tiyan nyo, bago pumasok sa opisina, walang mawawala. As in, effective. Then, guys, may nakalimutan ako. So, ang aking mga prutas ngayon ay peras at saka blueberry. So, blueberry, yogurt, good snack, then a piece of fruit. Okay na yan kaysa brownies, guys. Natural candy. Then, ang nilalagay ko sa aking mga oatmeal, sa aking mga smoothie, sa aking lahat ng milk. Though guys, alam ko na dati umiinom ako ng gatas ng baka, pero simula nung nag-healthy-healthyhan ako, healthy-healthyhan, ganyan. So parang na-realize ko nung uminom ako ng gatas, one time talagang nag-ano yung chunk ko, as in... Pati yung soya milk. Dati, gustong-gusto ko ng soya milk. Pero ang first choice ko ngayon is almond milk. Hindi naman sa dahil uso siya. Talagang yung pakiramdam sa tiyan. Oo, doon ka lumaki. Sa gatas ng kalabaw. Doon ka lumaki, doon ka nabuhay. Pero, syempre wala naman permanente sa mundo, guys. Alam nyo yan, walang permanente sa mundo. So, masyado na tayong nalalayo. So guys, almond milk. Almond milk, maraming almond milk sa merkado na ang daming ingredients. Makikita nyo yon. So ang ingredients lang nito guys, filtered Australian water. So hindi daw filtered Qatar water. So filtered Australian water, organic almonds, organic sunflower oil, and salt. Yun lang guys. So, only 4 ingredients. Kasi makikita nyo sa iba, meron pa siyang dimextrotron, terazoline, cheniline, may mga ganun-ganun. So, hindi yun maganda. Hindi nyo naman alam kung ano yun. So, avocado, healthy fats, kasama ng olive oil namin. Syempre guys, hindi ko na dito nilagay.
alam ko naman meron din kayo noon sa bahay, for sure. Ay, guys! Nga pala, lahat ng to, 300 lang. Pero yung salmon, kasi itong mga gulay, 300 lang. Pero yung itong salmon, pera to, pera din yung salmon. Sinabi ko lang yung presyo, hindi dahil gusto ko lang ipangalandakan yung presyo. Dahil guys, gusto ko lang ipakita na hindi naman mahal ang pagiging healthy. Sinasabi nila, mahal maging healthy, organic, ganyan. At saka to, matagal to gamitin, guys. Mga siguro 1.5 weeks to. So, kung 300 to, sige, kumain ka ng buffet, magkano? Sa best mo lang kakainin, kinabukasan, jar box mo din, diba? So, yun. At, guys! Hindi lang salad. Magpapakatotoo tayo kung ano yung mga kinakain namin. So, ano yun? Bumili ko ng Royce na chocolate, pero 70%. So guys, itong Royce na chocolate na to na nabili ko, dark chocolate. Ito, dessert. So mga portion control lang guys. Okay lang naman eh, basta portion control. Di yung kakain ka isang box habang nanonood ka. Eh di ubus na. What else? Wala na akong nakalimutan. So guys, next video, papakita namin sa inyo kung paano namin ine-execute tong mga pagkain na to sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At kung paano namin pere-pere-pere yung pagkain namin sa pang-araw-araw para hindi kami kumain lagi sa labas. Kasi lagi, alam ko na nagtatrabaho tayo dito sa Middle East. We need time guys. We need to maximize our time dahil walang naglalaba para sa atin. Walang nagpapalengke para sa atin, walang naglilinis para sa atin, lahat tayo mag-isa dito gumagawa. Alam niyo yan guys, kasi OFW rin kayo. So, time is gold. Kaya, as much as possible, minimize natin yung oras ng pag-prepare ng pagkain. So, better organize tayo. So, papakita namin kung paano namin siya mini-meal prep. And then, yung mga recipes lagi na ginagawa namin sa itong mga pagkain na to. Siyempre, hindi naman to ganito ka-restrictive. Siyempre, kumakain din naman kami sa labas. At saka, flexible ang pagkain namin, guys. Nagpipizza pa rin ako. Kumakain pa rin ako ng Jollibee. Kumakain pa rin ako ng Max. Kumakain pa rin kami ng mga pagkain sa labas. At kung ano yung mga kinalakihan namin. Adobo, menudo, baboy, ganyan. Pero, guys, pag nasanay na kayo sa ganitong pagkain, as in, hahanapin na ng katawan nyo. Nun, as in, hahanapin na ng katawan nyo na parang, gusto ko ng salad. Nagkikrave ako ng salad. Dun mo na masasabi na lifestyle nyo na yun, guys. Lifestyle na hindi porket nagsasalad ka, is diet ka na. Nagsasalad ka kasi yun yung gusto mo. So, ang drama natin, no? So, guys, see you sa next vlog. And I hope you enjoyed this video. Give it a like. And subscribe to our channel. And sana guys, have a healthy weekday ahead. Okay, see you sa next vlog. Bye!